Welcome back sa SS Bike TV mga kapadyak. For today's video, mag-unwrap, mag-review at mag-install tayo nitong Budget 3xIXF Hollowtech Crankset. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider subscribing. Makikilike na din at makikihit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads namin. Tara, simulan na natin! Simulan natin sa left crank arm. Ito ay may haba na 170 mm from fixing bolt hole to pedal hole at may kabuoang haba na 8.5 inches. Mayroon din siyang rubber o-ring, dalawang pinch bolts kagaya sa Shimano pero wala siyang kasamang plate pin sa gitna. Alloy din ang ginamit na material dito sa ating left crank arm. Mayroon na din kasamang tatlong spacers para sa magkabilang side ng ating crankset, fixing screw at 10mm bolt tool nito. Proceed naman tayo sa bottom bracket na kasama. Dito nakalagay ang mga bearings at ito ang dahilan kaya umiikot ang ating crankset. Kadalasang nakikita ko sa post sa Facebook, madali daw masira ang bottom bracket ng IXF. Sa dahilang walang nakalagay na grasa sa mga bearings nito. In my case, naglagay na ang seller ng grasa, mag-repack at i-check na lang natin ito in the future kung sakaling magkakaproblema sa performance nito. Made from alloy din ang magkabilang sides at may mga plastic parts na nagpe-prevent sa dust at water para makapasok sa mismong bearings. Dito naman tayo sa right crank arm. Itong IXF crankset ay may 42 teeth sa pinakamalaking chainring, 32 teeth sa gitna, at 24 teeth naman sa pinakamaliit. Ang napansin ko lang sa chainrings nito, parang hindi ganun kalinis ang pagkakahulma nito. Hindi kagaya sa Shimano na pantay-pantay ang mga teeth ng chainrings nila. 5mm Allen wrench naman ang kasyang tool sa bolts, at syempre pwede din gawin itong 1x setup. Gawa naman sa steel ang mga chainrings at spindle nito. Siyempre, alloy din ang right crank arm nito. Dahil wala ngang plate pin itong IXF crank, wala din itong butas sa may spindle kagaya ng Shimano. Nakakatulong kasi ang plate pin at yung butas sa spindle para hindi basta malaglag ang left crank arm. So ang mag-hold lang ng left crank arm ay itong fixing screw at ang pinch bolts. Ang bolt center diameter or BCD naman nito ay 104 mm symmetrical dahil pantay ang bawat sides at pagkakalagay ng bolts nito. Ang kabuoang weight naman nito ay 1.125 kg. Siguraduhin malinis na ang bottom bracket shell. Bago ikabit ang right side ng bottom bracket, lagyan na ito ng isang spacer. Lagyan na din ng grasa ang mga threads nito bago pihitin at higpitan ito pa counterclockwise gamit ang bottom bracket wrench. Same procedure din sa left side. Dito naman, dalawang spacer ang inilagay ko at pa-clockwise naman ang turn. Bago naman natin ilagay ang buong crankset sa right side, lagyan na din natin ng grasa ang spindle nito. Proceed naman tayo sa left crank arm. Pagkatapos ito maikabit,
Unahin munang pihitin ng saktong higpit ang fixing bolt sa center gamit ang ating 10mm fixing bolt tool. Bago naman higpitan ang mga pinch bolts nito. Alternate lang sa paghigpit para di mag-loose ang threads ng ating left crank arm. After maikabit ang ating buong crank set, pwede na rin natin ilagay ang mga crank boots at pedals natin. Siguraduhin tama ang orientation ng pedals mga kapadyak. Alalay lang din sa threads ng ating crank set. Dito kasi kadalasan naglo-loose ang mga threads ng mga crank arm pag mali ang pagkakalagay ng pedal. Sa last part ng video na ito, pwede na natin ilagay ang ating chain. Total at budget crankset lang itong IXF. Mag-a-update kami in the future kung okay nga ba ito gamitin lalo na sa mga long rides. Ayun, kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag pong kalimutan mag-like, comment at subscribe. Nag-share po kami ng mga bike related videos dito, saka syempre bike rides namin. Salamat po, ride safe po sa ating lahat.